Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng July 24, 2002, isang private investigator ang nakuna ng video ang pagsagasa ng sasakyan sa isang lalaki sa parking lot. Nang kumalat ang nangyari, ang video ay agad sumikat sa loob at labas ng Houston. Pero lalo pa itong nakakuha ng atensyon nang magsimula ang paglilitis dahil sa daming bagay na nabunyag. Ating balikan ngayon ang kaso ng dentistang si Clara Harris. Si Clara Suarez ay ang tanging anak ng kanyang mga magulang. Siya ay ipinanganak noong 1958 sa isang mahirap na lugar sa Bogota, Colombia. Ang kanyang ama na isang electrical engineer ay ginawa ang lahat para protektahan ang kanyang anak sa malalang problema ng kahirapan sa kanilang lugar. Sa una ay nakakakain ng maayos si Clara, pero nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina na isang mananahi ay ginawa ang lahat para masuportahan siya sa kanyang pag-aaral. Para kay Clara ay kailangan niyang mag-aral upang gawin itong sandata para matakasan ang kahirapan at sa kanyang murang isip, ang pagpunta sa Amerika ay ang susi para magtagumpay siya sa buhay. Sa tulong ng kanyang ina, siya ay naging dentista at noong early 20s, matagumpay na nakukuha ng visa pumuntang Estados Unidos si Clara. Nang makarating siya sa Houston, Texas, ginawa ni Clara ang lahat upang kumita siya ng pera dahil gusto niyang makakuha ng lisensya para maging isang dentista. Hindi naging problema sa kanya ang maglinis ng mga bahay kahit abutin pa siya ng maraming oras. Noong 1991, pagkatapos niyang makuha ang kanyang lisensya, si Clara ay natanggap sa isang dental office at doon niya nakilala ang 33 taong gulang na orthodontist na si David Lynn Harris. Si David ay diborsyadong tao at meron siyang anak sa una na si Lindsay. Ang dalawa ay nagkamabutihan at si Clara ay naging malapit sa dalaga na tila ang mga ito ay parang mag-best friend. Isang taon pagkatapos nila magkakilala, sina David at Clara ay nagpakasal noong February 14, 1992. Sa pinagsama nilang experience at galing, nagbukas sila ng sarili nilang orthodontist office na tanangkilik ng mga tao. Ang tagumpay ng kanilang orthodontist practice ang naging dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng marangyang buhay. Sila ay lumipat sa Friendswood, Texas na isa sa mga itinuturing na kasama sa top 16% na pinakamahal na syudad na tirhan sa buong mundo. Bukod sa magandang bahay, hindi rin naging problema sa kanila ang bumili ng mga luxury cars tulad ng sasakyan ni Clara na Mercedes-Benz. Noong September 1998, ang kanilang kasiyahan ay lalo pang nadagdagan nang ipinanganak ni Clara ang kambal nilang anak. Sa edad na 40 taon, si Clara ay masaya at tinatamasa ang American Dream. Pero ang kanyang mundo ay nawasak noong March 2002. Ayon sa mga kaibigan ni Clara, ibinahagi sa kanila ng dentista na nag-ibang ugali ni David, pati ang pakikisama nito sa kanya. Nagsimula itong sumunod sa isang strict workout regimen. Hindi na rin ito tinatawagan si Clara kung ito ay nasa trabaho. Ayaw na rin ni David na sumama sa mga parties at mga events sa kanilang opisina. At para pagtakpan ang kanyang asawa sa kanilang mga kaibigan, si Clara ay laging sinasabi na ito ay naglalaro ng golf o kaya naman ay nakikipagkita ito sa iba niyang mga kaibigan. Pero ang mga palusot na ito ay hindi naman kinagat ng mga kaibigan ni Clara dahil alam nila na ang mga kilos ni David ay sinyalis na ito ay may ibang kinalulukohang babae. Ang panahon na napansin ni Clara ang pagbabago sa kanyang asawa ay ang panahon din kung kailan si David ay nagkaroon ng bagong secretary na si Gail Bridges. Ayon sa kaibigan ni Clara na si Shelley, ang secretary ay matulungin sa amo nitong si David sa punto na kahit sa tanghalian ay magkasama ang dalawa.
apat na buwan pagkatapos niyang mapansin ang pagbabago sa kanyang asawa, si Clara ay hindi na nakapagpigil at tinanong nito ang kanyang asawa kung may nararamdaman pa ba ito sa kanya. Ang orthodontist ay nag-anilangan muna bago ito sumagot. Kinabukasan, hindi na ito nakatiis at umamin si David kay Clara. Ibinunyag niya na matagal na siyang may relasyon sa kanyang bagong secretary na si Gail. Sa usapang iyon ay sinabi ni Clara na kung mahal niya ito ay payag siyang makapag-divorce. Pero hindi pumayag si David at sinabi nito na hahanap siya ng paraan para maayos ang kanilang relasyon. Noong gabi ng araw ding yun, lumabas ang mag-asawa upang mapag-usapan kung paano nila maaayos ang kanilang pagsasama. Bilang isang confident na babae, tinanong ni Clara si David at gusto nitong ikumpara siya sa kanyang babae na si Gail. Sinabi ni David na gusto niya ang professionalism at pagiging isang matagumpay na negosyante ni Clara. Pero ang hindi niya gusto ay hindi siya nito pinapakinggan. Masyado itong abala sa trabaho at mas pinagtutuunan ni Clara ng oras ang kanilang mga anak at kanyang trabaho sa punto na wala na siyang oras kay David. Bukod doon ay tinawag ni David si Clara na mataba at lagi itong may opinyon sa lahat ng bagay. Pagkatapos noon ay sinabi naman ni David kung bakit niya nagustuhan ang kanyang babaeng si Gail. Ayon sa kanya, ang isa sa mga best qualities ni Gail ay ang malaki nitong dibdib. Nang matapos ang kanilang usapan, gamit ang table napkin, isinulat ni David ang lahat ng dapat gawin ni Clara para bumalik ang kanyang pagmamahal dito. Ilan sa mga nakalagay doon ay kailangan ni Clara na magpa-opera para lumaki ang dibdib nito. Kailangan din niya magpapayat, mag-ayos, mag-makeup, makipagtalik sa kanya ng madalas at ang huli ay gusto niyang tumigil si Clara sa pagtatrabaho bilang dentista. Kapalit na mga ito ay nangako si David na hihiwalayan niya si Gail sa July 24, 2002. Kinabukasan, hindi nagtrabaho si Clara at kinansel nito ang lahat ng may dentist appointment sa kanya sa loob ng isang linggo at dumiretso siya sa salon upang makulayan ang kanyang buhok ng blonde. Para mapasaya ang kanyang asawa ay nagpa-schedule at nagbigay din siya ng down payment para sa breast implant at liposuction. Ang plano na ito ay suportado din ng mga magulang ni David. Ginawa at sinunod lahat ni Clara ang gusto ng kanyang asawa para maisalba ang kanilang pagsasama. Pero hindi nawala sa eksena ang kirida ng kanyang asawa na si Gail. At dahil sa kagustuhan niya na makasigurado na hindi lamang siya pinapaikot ng kanyang asawa, isang araw bago ang napagkasundo ang date na dapat hiwalayan ni David si Gail, ay kumontak si Clara ng isang private investigator. Noong July 23, 2002, si Clara ay dumating sa opisina ng Blue Moon Investigator. Doon ay inutusan niya ang private investigator na sundan ang kanyang asawa sa gabi ng July 24 para masigurado na ito ay makikipaghiwalay nga sa babae nito. Ayon kay Clara, ang napagkasundoan nila ni David ay makikipagkita ito kay Gail sa Paris Grill and Steakhouse. At tatapusin niya ang relasyon at pagkatapos ay uuwi na siya sa kanilang bahay. Kaya kinabukasan, katulad na napag-usapan nila mag-asawa, bumiyahe si David patungong restaurant kung saan sila magkikita ni Gail. Dala ang video camera ay sinunda naman siya ng private investigator. Habang nangyayari ito ay si Clara naman at Lindsay ay nag-shopping. Bukod sa private investigator ay nakiusap din si Clara sa isa niyang kaibigan na puntahan ang nasabing restaurant para tingnan kung nakapark doon ang sasakyan ni David. Pero nagulat siya nang sinabi nito na wala ang sasakyan ng kanyang asawa maging ang sasakyan ng babae nito sa restaurant. Sa galit ni Clara ay kasama si Lindsay ay bumiyahe sila para hanapin si David. Tinawagan din niya ang Blue Moon's Investigator's Office para kumuha ng update pero tumanggi ang mga ito dahil nasa kanilang patakaran na huwag magbigay ng play-by-play o bawat eksena na kanilang sasaksihan dahil natatakot ang ahensya na kapag nagbigay sila ng update minuminuto sa kanilang kliyente ay baka sumugod ang mga ito o kaya may gawing masama na magpapalala ng sitwasyon. Pero nang tinawagan ni Clara ang mismong private investigator na sumusunod kay David ay sinabi nito na meron siyang hawak na malakas na ebidensya na nambababae nga si David.
Hindi nito sinabi ang pangalan ng hotel kung nasaan ito, pero alam ni Clara kung anong hotel ang binuntahan ng kanyang asawa. Ang galit na si Clara ay agad bumiyahe patungong Clear Lake dahil ang Hilton Hotel lamang ang alam niyang hotel na mas madalas puntahan ng kanyang asawa kasama ang kirida nito dahil sinabi ito mismo sa kanya ni David. Mas lalo pa siyang nasaktan dahil yun din ang parehong hotel kung saan ginanap ang kanilang wedding reception isang dekada na ang nakakaraan. Nang dumating si Clara sa hotel, ay dumulog sila sa concierge at tinanong nila kung merong bang mga taong nag-check-in na Gail Bridges o David Harris. Pero sinabi ng receptionist na walang mga taong naka-check-in na ganun ang pangalan. Pero hindi naniwala ang dalawa kaya pumunta sila sa parking lot. Nang makita ni Clara sa sasakyan ni David ay inatake niya ito. Winasak niya ang windshield wipers at gamit ang susi ay ginasgasan o ginalusan niya ang gilid ng sasakyan. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa lobby dahil determinado si Clara na hulihin si David kasama ang kirida nito. Tinawagan ni Lindsay ang kanyang ama at para mapalabas ito sa kwarto ay nagsinungaling siya na ang isa sa kambal ay may matinding sakit. Pagkatapos ng tawag ay matyaga silang naghintay sa lobby. Sa punto na tumunog ang elevator ay lalong nagpuyo si Clara dahil nakita niya na ang kanyang asawa ay masayang ka-holding hands ang babae nitong si Gail. Agad sinugod at dinatake ni Clara si Gail at ang dalawa ay nagsabunutan na umabot ng ilang minuto. Nang mapaghiwalay ang dalawa ay umalis si David sa hotel pero hindi kasama ang kanyang asawa. Ang orthodontist ay inakay ang kanyang kirida palabas ng hotel. Ang galit na si Clara ay sumakay sa kanyang sasakyan kasama si Lindsay pero ilang saglit lamang pagkatapos nito, ang naglalakad na sina David at Gail ay sinagasaan ni Clara. Ayon kay Lindsay, hindi lamang isa kundi tatlong beses nitong sinagasaan ang kanyang ama. Sa tindi ng nangyari ay si David ay diniklarang dead on the spot. Agad dinampot si Clara at sinampahan ng kasong murder. Ang paglilitis sa noong 44 na taong gulang na si Clara ay nagsimula noong January 23, 2003 sa Houston, Texas. Ang jury ay kinabibilangan ng 12 tao, 9 na babae at 3 lalaki. Kung si Clara ay mapatunayang guilty, siya ay papatawan ng habang buhay na pagkakakulong. At dahil sa ang kasong isinampa sa kanya ay murder, malinaw na ang lahat ng abogado ay hindi magpo-focus sa kung anong ginawa ni Clara. Bagkus, ang kanilang atensyon lalo na ang prosecutor ay may mabigat na tungkulin dahil kailangan niya makumbinsi ang jury na noong tinapakan ni Clara ang gas pedal ng kanyang sasakyan ay intensyon itong patayin si David. Uulitin ko, dahil sa sirkumstansya na napapaloob sa kaso, ang intensyon ng nasasakdal ang kanilang pagtatalunan. Ang prosecutor na si Mia Magnes ay sinabi sa jurors na huwag na nilang gawing komplikado ang lahat dahil ang nangyari ay talagang murder. At para mapatunayan na sinadya at intensyon talaga ni Clara na patayin ang kanyang asawa, ay inharap niya ang kanilang mga eyewitnesses na nakakita na 3 beses nitong pabalik-balik na sinagasaan si David. Ang unang witness ay sinabi na unang inararo ni Clara sa sasakyan ni Gail bago sagasaan si David. Sa lakas ng impact, ang katawan nito ay nakaladkad ng 25 feet sa parking lot. Idinagdag ng witness na mula sa kanyang kinatatayuan ay kita niya na ang sasakyan ni Clara ay umikot at pagkatapos ay sinagasaan ito ng 1 hanggang 2 beses pa ang kanyang asawa. Upang mapatunayan na paulit-ulit ni Clara na sinagasaan si David, ay iniharap din ng prosecution ang pathologist na tumingin sa bangkay nito. Iniharap din ng prosecution ang kanilang star witness na si Lindsay na kasama ni Clara sa loob mismo ng sasakyan noong sinagasaan ito si David. Ang 17 taong gulang na dalaga ay nagpatotoo na ang kanyang stepmother ay sinabi na sasagasaan ko siya bago nito inararo si David. Ang salaysay na ito ay ginamit ng prosekusyon at kinumbinsi nila ang jury na pagkatapos itong sabihin ang mga salitang yun, ay inilagay ni Clara ang kanyang paa sa gas pedal.
Doon mismo sa pagkakataon na yon ay di umanong makikitaan mo na may intensyon si Clara na sagasaan si David para ito ay mawala na sa mundo. Ayon pa kay Lindsay ay pagkatapos nitong masagasaan si David ng unang beses ay nagmakaawa siya na itigil nito ang sasakyan dahil baka mapatay ang kanyang ama. Pero tila ang kanyang stepmother ay walang naririnig. Nang matapos ang pagkakataon ng prosekusyon na iharap at ilabas ang lahat ng kanilang ebidensya, ang abogado ni Clara na si Attorney George Burnham ay may dalawang mahirap na tungkulin. Kung hindi sila makakuha ng not guilty, ay gusto niyang makakuha ng simpatsya mula sa mga jury para kung maparusahan man si Clara ay mapababa man lang niya ang parusa. Inilaban ni Attorney Burnham na si Clara ay nag-snap o nagdilim ang panangin nito dahil sa nasaksihan mismo ng dalawa niyang mata ang pambababae ng kanyang asawa. Para sa abogado, ang nangyari ay dahil sa bugso ng damdamin ng dentista, kaya ito ay nawala ng kakayahan na makapag-isip ng tama at may katwiran. Sinimula ni Attorney Burnham ang kanyang opening statement at inilarawan niya na hindi intensyon ng kanyang kliyente na patayin si David. Bagkus, ang intensyon ni Clara ay banggain ang navigator na sasakyan ni Gail para hindi ito magamit ng dalawa. Idinagdag niya na ang nangyari kay David ay nagkataon lamang dahil ito ay malapit sa sasakyan ni Gail. At para mapatunayan na ito nga ang nangyari, kailangan ni Attorney Burnham na kumbinsihin ang jury na hindi inararo ni Gail ang kanyang sasakyan ng paulit-ulit. Masusi nilang inimbestigahan ang video na nakuha ng private investigator. Ang eksperto ay sinabi na ang puting imahe na tila isang tao ay isang white black tape. Gamit ang bagong teknolohiya ay in-enhance nila ito at base sa opinyon ng kanilang eksperto, ang puting imahe na yun ay hindi si David. Hindi lamang sa salaysay ng eksperto sila nagbase pero inharap nila ang reconstruction na ginawa ng expert na si Steve Irwin. Ang tila solidong representation ng kampo ni Clara ay kinwestiyon naman ng prosekusyon pagdating sa cross-examination. Sa tulong ng Houston Police Department Accident Division, pinagdudahan nila ang calculation ni Irwin dahil napansin nila na may nawawalang isang tire tread na wala sa presentation nito. Ang defense team ay hindi diretsang sinagot ang dahilan kung bakit kulang ang tire tread na kanilang pinakita. Bagkus ay tinawag ni Attorney Burnham si Clara upang ibahagi sa judge at jury kung bakit ganun na lamang ang galit niya na umabot sa punto na hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Sa witness stand ay narinig ng jury kung paano nalaman ni Clara ang pangangiliwa ng kanyang asawa, kung paano niya sinunod ang lahat ng listahan ng kanyang asawa para maisalba lamang ang kanilang pagsasama, at kung paano niya nahuli ang mga ito na magkasama sa isang hotel kung saan ito ay minsang naging venue ng kanilang wedding reception. Pagkatapos noon ay sinabi ni Clara na hindi na niya maalala kung ano ang saktong nangyari noong gabi na namatay si David. Pagkatapos ng testimony ni Clara, ang dalawang kampo ay binigyan ng huling pagkakataon ng judge para makumbinsi ang mga jurors sa kanilang closing arguments. Tatlong linggo pagkatapos ng paglilitis at pagkatapos ng 8 oras na deliberasyon, ang jury ay nagdesisyon na guilty si Clara sa pagpatay sa kanyang asawa na si David. Noong February 14, 2003, ang dapat sana'y 11 taong wedding anniversary na ni David, ang 12 jurors ay nagkita-kita muli sa Harris County Criminal Justice Center para pag-usapan kung ilang taon ang sentensya na ibibigay nila kay Clara. Sa sentencing hearing ay humarap ulit si Attorney Burnham sa jury at nakumbinsi niya ang mga ito na huwag patawan ng habang buhay na pagkakakulong si Clara. Nakiusap siya sa jury na dapat isalang-alang ng mga ito na aksidente lamang ang nangyari at nagawa lamang ni Clara na banggain ang sasakyan ni Gail sa bugso ng damdamin nito. Gamit ang isang white plain board, isinulat niya ang mga masasakit na salita na ginamit ni David para saktan ang kanyang asawa tulad ng salitang mataba.
Sinisidin niya ang mga ikinilos ni David bago ang aksidente na naging sanhi kung bakit nag-snap at nagdilim ang paningin ni Clara sa punto na hindi na ito makapag-isip ng tama. Pagkatapos marinig ang bawat panig, ang 12 jurors ay nagkasundo na patawan si Clara ng 20 taon sa kulungan at pwede siyang mabigyan ng parol pagkatapos ng isang dekada. Noong September 15, 2003, pagkatapos makulong ni Clara ang custody hearing sa kanyang kambal na anak, ay iginawad sa malapit niyang mga kaibigan na tinawag ng media na Jones. Ang mga bata ay papayagan din na makita mga magulang ni David tuwing weekends. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!